Hello mga Hakichen! Good day everyone! Today ay samahan niyo akong gumawa ng isang masarap at special na cake. Narito ang ating mga ingredients. Unahin po muna natin ang ating itlog. So paghihiwalayin po muna natin yung egg yolk sa egg white. Durugin lang po natin ang ating mga egg yolk at isa-isa nating i-add ang mga ingredients. Una ay ang vanilla extract. Haluin lang po natin para mas madali siyang mamix. Asin. At ngayon naman ay ang ating vegetable oil or pwede rin naman na butter. Haluin lang po nating maigi hanggang sa mamix siya ng totally. At ngayon naman ay ang ating gatas. So, ayan na lang po muna ang ating i-add at haluin lang po natin na maigi. Kaunting kaalaman lang guys at history sa ating gagawing Castella cake. Ang Castella cake ay first na inintroduce sa Taiwan during the age of Taiwan under Japanese rule in 1968. At inintroduce siya ng isang Japanese bakery. So, eto palang Castella cake is nag-origin talaga in Japan. O, diba? Ang lakas natin maka-background history. Ngayon naman po ay kumuha tayo ng salaan at salain natin ang ating cake flour para maging mas smooth siya. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. Ayan, alug-alugin mo lang siya hanggang sa mapagod ka rin kagaya ng jowa mo. Kalhati po muna ng cake flour yung i-add natin at haluin po muna natin hanggang sa matunaw yung cake flour. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, put on pizza. Ayan, pinaikot-ikot na natin siya hanggang sa matunaw, kagaya ng pagpapaikot niya sa'yo. Ipagpatuloy nating salain yung pangalawa nating set ng cake flour. Ipagpatuloy natin ang paghahalo hanggang sa mawala na yung buo-buo ng ating cake flour. Itong cake na gagawin ko guys ay masarap at konti lang yung kanyang ingredients. At yak na magugustuhan din ng inyong mga kids or kung may bisita kayo, the best itong ihain guys. Sobrang dali lang po gawin ito at sure ako na kapag sa bakery nyo na binili ito ay may kamahalan. Lalong-lalo na kung meron ng toppings or meron na siyang fillings na inilagay. Feelings guys ha, palaman, hindi yung feelings na nararamdaman mo. Ito dapat yung magiging consistency niya guys. At ngayon naman ay kunin natin ang ating egg white at umpisahan nating i-whisk gamit ang electric whisk. Kung walang electric whisk guys, pwede rin namang mano-mano. So ilagay natin ang ating lemon. Maglalagay na tayo ng ating unang asukal. Ito na po yung pangalawa nating paglalagay ng sugar at i-continue lang natin ang pag-whisk.
I-continue lang natin guys ang pag-whisk hanggang sa marating natin yung whisking peak na tinatawag. I-check natin guys kung tumatayo na siya. Tumatayo. Ayan yung itsura niya guys kapag na-reach nyo na yung whisking peak na tinatawag. Kunin natin yung egg yolk na ginawa natin kanina. Ilagay natin yung unang part ng ating merengue. So guys, ang paglalagay ng merengue, dapat gawin nating tatlong bahagi. At dahan-dahan nating haluin ng paikot. Dahan-dahan lang guys. Ingatan mo siya kagaya ng pag-iingat mo sa kanya. Wow, hugot. So, ang paggawa nitong cake na to guys, dapat may love at may care na kasama. Dahil iniiwasan natin guys na madurog or masira yung bubbles na na-form nung ginawa natin yung merengue. So, nasa paghahalo yung kakalabasan ng ating magiging cake. Diba? Ang daming ka-etchusan nitong cake na to. Ayan guys, ganyan kahinay, ganyan ka gently, at ganyan ka passionate. Charot. Ang paghahalo natin sa ating cake. So haluin lang natin siya guys, at importanteng hindi siya ma-overmix. Dahil hindi tayo mahaka-form ng magandang cake kapag na-overmix natin yung ating butter. Ayan, kunin na natin ang ating baking pan. Pagkatapos niyan ay kumuha tayo ng stick at paikot-ikutin natin guys para mawala yung bubbles niya sa loob. I-preheat muna natin yung ating oven at maglagay tayo ng boiling water sa ating tray bago natin ilagay ang ating i-bake na cake. Importante guys na na-preheat natin yung ating oven. Ito na po ang ating Castella cake. Dahan-dahan lang po tayo sa pagtatanggal sa pinaglutuan niya guys. Dahil madali po siyang ma-deform at madali siyang masisira. Para maganda pa rin ang itsura ng ating Castella cake. Ito na po ang ating Castella cake. So, i-check nyo lang po sa description box guys. Ilalagay ko rin yung naging costing sa reciping ito. At subukan nyo guys, hindi kayo magsisisi. Cake na cake yung lasa niya guys. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. See you again.